Hi, sa wakas, makakapaglinis na din ako ng aming kwarto after how many years? Char, hindi naman years, siguro mga buwan lang. Siyempre, after ko manganak, hindi ko na nga naharap na maglinis-linis. And ito nga ang problema namin dito sa malamig na lugar. Ayan, kailangan mo talagang masipag mag-map dito kasi yan, ma-molds nga yung aming dingding. And mahirap siya actually ring alisin. Kaya, nako, tsaga-tsagaan talaga maglinis. And ito nga pala yung aking nabiling damitan. Nako, napakatagal ko ding pinag-ipunan to or inantay. Kasi nung last year, ang binili ko is yung damitan ni baby. So, ngayon naman, gusto ko talagang makabili rin ng sarili kong cabinet. Kasi nga, hiwa-hiwala yung damitan ko sa dami nga ring damit ni hubby. Ayan, medyo na-occupy niya na kayong cabinet dito sa aming tinitirahan. So, yan, natuwang-tuwa rin ako na nakabili ako ng sarili kong cabinet. Ma-organize ko na sa wakas yung aking mga damit. And yung sa mga anak ko din, ayan, tigi-isa kaming cabinet. And after nga mag-linis-linis ako, yan, habang si baby inaalagaan ni hubby, ayan, ayos-ayos na rin ako ng aming mga gamit-gamit dito sa kwarto. And syempre, ayan, no, diba? Ayos na rin ako ng aking pagkarami-raming damit. Mga damit ko pa ito nung dalaga. Kaya yung iba, nakapag-sort out na rin ako. Yung mga maliliit na and hindi na pang nanay na damit. Ayan. Time to let go na, diba? Ili-let go ko na yung iba kong damit. Na ibebenta ko siguro yung iba naman. Yan, pinamimigay ko. And yan, maganda rin na nag-aayos-ayos tayo ng mga damit kasi minsan, ayan yung mga hindi naman talaga natin ginagamit na babawas sa ating mga tambak. Ayan, diba? So, ito nga yung nililinis ko na lagayan to ng chinelas sa labas pero bumili nga ako ng bagong lagayan ng chinelas. So, naisip ko gawin ko na lang din tong organizer sa aking bagong damitan. Yan, so nilinis ko muna siya kasi syempre mga shoes and slippers nga yung nilagay dito. So, ganyan lang naman ako mag-ayos-ayos. Siyempre, tina-trial and error ko din kung ano yung maayos na pagkakaayos. Kaya medyo natatagalan din ako minsan sa pag-aayos. Kasi siyempre, gusto ko naman maayos yung aking damitan na pagkukuhaan ng aking mga damit pang-araw-araw. And ayan, nag-tupi-tupi. And siyempre, kailangang bi-colors din daw ayong ating mga damit. Ayan. So, yung iba nga actually, medyo marami pa din akong damit. Kaya yung iba is na nilagay ko na lang din siya sa bag yung mga hindi ko masyadong ginagamit. And ayan, napaayos na rin ako ng damitan ng aking baby girl. Yan, napakarami din nga niyang damit. And halos lahat nga dyan mga bigay lang. And yung iba, binili rin ng kanyang lola. Kaya naparami. And ito yung mga aming iba't ibang gamit pa. Ayan, dyan ko nga nilalagay sa mga kahon na ganito para organized din. So, medyo marami nga tong kahon. Kaya yung iba naman, kasha naman dito. So, pinag-isahan ko na lang para hindi rin masyadong marami. And grabe, inabot na nga ako ng gabi sa pag-aayos lang ng damitan ko. At syempre, damitan na rin ni hubby and ng mga anak ko. Kaya ayan, o diba? Yung dati kong damitan niya, nilipat ko na lang dito yung damit ng aking Junakis. Ito na nga, natapos na rin ako sa wakas. And ayan, na ang aking damitan. Yan, naayos ko na din sa wakas. And marami nga akong nabawas na hindi naman talaga nanasusuot. And ito naman yung sa aking baby girl. Ayan, medyo pagod na rin ako kaya hindi ko na rin siya masyadong inayos-ayos pa ng super ayos. And ayan na yung aming mga gamit. Thank you for watching!